Hello mga kabihog. Ngayon, magpo-post tayo paano mag-overhaul ng ating road bike shoes. Ito yung aking specialized Audax. Ang problema nito, itong heel tread na to, kailangan ng palitan. Tsaka yung cleats. Dahil yung cleats niya ay biyan, nasa maximum na. Ayan, sira nung heel lugs na yan. So, gagawin natin ay mag-overhaul tayo nito. Ngayon, yung mga tools and grease na kailangan. So kailangan natin ng grease, ng grasa para sa cleat tray, sa cleat bolts. Torque wrench, kasi kailangan natin i-torque yung bolts niya to 6 Nm. Ito para lang sa heel tread. Meron tayong Loctite medium para sa threads ng heel tread. Meron tayong Phillips screwdriver para matagpalitan din natin yung dial, at meron tayong cleat fitting tool para hindi mabago yung position ng cleat. Marker at blue tape saka gunting. Yan ang kailangan natin. So parts. Meron tayong cleat, 6 degree float, specialized SL2 heel lug based replacement heel lugs, S2 bawa dial. So pinakauna natin gagawin ngayon, mamarkahan muna natin yung mga cleats natin ng painter's tape para malaman natin yung position niya sa cleat bolt. Kita niya yung red mark na yan. So, isa yan sa palatan. Ngayon na markahan na. Gagawin natin ngayon, ilalagay natin itong cleats dito sa ating tool. So, pag yan, nakakabit na siya. Adjust mo. Nakita niyo siya yung middle level na to, yung middle line na yan. Kailangan hanapin natin dito. Mamarkahan natin ng marker. So, dito naman, pag ayos, adjust natin. Pag tinitigan mo mabuti, sakto siya. Ayan o. Sa mismong guhit. So, madali siyang markahan. Kailangan natin markahan itong puwet. Dilikod. Yung linya na to kailangan ko itapat dito. So, kakalasin na natin siya ngayon. Kasi ginrasahan ko na siya dati. Dali lang siyang kalasin. Oh, ito mahigpit. Madali nang tanggalin. Madali nang tanggalin tong heel lugs. So, tanggalin natin yung heel lugs. So, sa loob noon, may mga tornilyo sa loob. Hindi mo makita kasi madilim eh. So, gagamitan mo lang ng screwdriver. Yan mo. Maalis na yung heel lugs. Oh, ngayon, natanggal na natin yung mga heel lug niya. So, ayan yung mga butas. Ayan yung bolts. Meron na siya. Hindi na kailangan gamitan ng lock thread kasi yung bolts, meron na mismo lock thread. So, napakadali niya. Lilinisan mo lang to. Ito na yung heel thread. Meron siyang lip dito. Kakabit mo lang na ganyan para sa posisyon. Tapos, i-bolt mo lang. I-screw mo lang siya. Ganyan lang. So, yan. Screw na lang natin na ganyan. So, huwag lang masyadong mahigpit kasi baka mas strip. Loose lang natin ikakabit. Para madali siyang i-adjust. Hindi mo pa naman to kailangan higpitan kasi ipoposition mo pa siya dun sa fitting tool. So ayan, ipapasok natin ulit sa fitting tool.
Ayan, nakasentro na. So ngayon ang gagawin natin, sisigurduin natin itong marka na nilagay natin, tsaka ito, nakatapat. At itong likod. Ayan, ganyan. Tapos pwede mo na siyang higpitan. So pagka na-match mo na siyang ganyan, tsaka ito, nakamatch, itong taas, ito, pwede ka nang pumunta sa ilalim, higpitan mo na yung plate mo. So ngayon na higpitan na natin siya dito sa gamit ng tool, so gagamitan na natin ng torque wrench. Ayos. Ngayon gagawin natin, papalta natin tong tile nito kasi medyo mahirap nang ibukas sa rafa, papalta natin bago. Wala na ako mabiling puti, so red G pa. So una natin kailangan gawin, kalasin natin to. Dito sa ilalim dito, mid-tab yan. Papasukan mo na, ipapasok mo yung screwdriver sa loob, ipapop mo siyang gano'n, matatanggal na siya. So ganun gagawin natin ngayon. Yan ang gagawin natin ngayon. Yan na. Tanggal na. So kailangan lang natin gawin, linisan natin yung loob na to. So pagtanggal mo ng ano, mga nakabalumbo niya, so kailangan ilalabas mo siya. Ilalabas mo siyang ganyan, tetest mo siya yung rotation niya. Ayan ko nagpa plus minus. Tapos ito nang mag-snap lang siya dito. So ayan yung tab. Itong isa. Bagong dial. Bagong cleat, 6 degrees at saka bagong hilag. So overhaul. Road bike siya, so magtatagal na siya ulit. So ito yung overhaul ko, meron na siyang 5,000 kilometers ang natakbo na ride ko sa sapatos na to bago ko pinaltan lahat.